What's up mga pre, ako ang inyong host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiast kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews and sets at mga unboxings. Pero ito, meron tayong quick video, gusto ko lang pakita sa inyo kasi itong Sennheiser Game Zero ko, ang tagal ko na itong ginagamit, actually gumawa kami ng review nito at ito na yung naging main gaming headset ko, pero tignan nyo na siya ngayon. Ayan na siya. Yung earpads niya is actually natanggal na yung ibang part ng leather. Bumukas na yung ano, yung outer shell niya. Tapos puro foam na lang siya yung nakikita nyo. And actually, matagal ko na itong gustong palitan. Pero naghanap ako ng earpads sa website ni Sennheiser. Nakita ko meron sila dong available na earpad na replacement for 2,000 pesos. Pero ayun nga, sobrang mahal nun, 2,000 pesos, and hindi ko siya kaya para sa earpads lang. Ayoko siya gastusan ng ganong kalaki para sa earpads na itong Game Zero. So, onting talk lang about sa Game Zero. Nagustuhan ko itong gaming headset na to. Sobrang okay yung sounds niya, pati yung mic quality. Hindi niya na kailangan bumili ng isang condenser microphone. So, bumili ako sa Shopee ng ganito, which is yung replacement earpads para sa Game Zero. Actually, maraming body or casing shape ba nitong Game Zero na headphones galing rin kay Sennheiser. O nga pala guys, Sennheiser is now claimed, yung gaming lineup nila is now being re-released as Epos. Epos na yung brand. So, hindi ko sure kung maging Epos Sennheiser na ba or Epos lang yung name ng mga future headset nila. Pero ayun nga, this gaming headset, which is the Game Zero, Sennheiser Game Zero, papalitan natin siya ngayon ng earpads. Actually, napupudpod na rin sa taas niya. Dito, kung nakikita niya yan. Pero walang pamalit dyan, guys. Walang available na stock for the headband na cushion sa taas. Papalitan nga natin siya. Pero itong binili ko sa Shopee is not a genuine Sennheiser earpads. Parang yung mga China made lang to na earpads. Yung genuine na earpads pala ni Sennheiser is medyo mas makapal pa dito. Alright? Tapos may kasama rin siyang ganito. Pero hindi natin to a-apply kasi hindi naman kailangan to ng, ano, ng Game Zero. So papakita ko lang sa inyo kung paano ko siya papalitan. Actually, madali lang siya. Hindi siya yung tulad ng ibang headphones na kailangan mo pang i-take down yung mismong headset para mapalitan mo yung earpads. Kailangan mo lang siyang hilain. Tapos mahuhugot mo yung parang tray niya. Ayan. So ito na itsura niya kapag tanggal mo ni Sennheiser. May kita nyo kahit pudpud na siya, medyo malaki siya. At saka meron siyang pattern. Maliit yung dito, tapos makapal yung sa baba. Ibig sabihin, ito yung sa bandang tenga nyo. Ito na yung sa bandang jawline nyo. Or dun sa baba ng tenga nyo. Dito na yung banda. Unlike dito sa binili natin, meron, may kita nyo rin, na teka, medyo madilim. Magdagdag na tayo ng ilaw. Baba ko na lang yung ISO para sa inyo, guys. May kita nyo, manipis yung ditong part, makapal yung ditong part. Pero yung binili natin, medyo ganun rin siya. Pero kung i-compare nyo, mas makapal pa rin talaga yung Sennheiser na original headpads. Pero since pudpud na siya, wala na tayo magagawa. Yung China made na lang na earpads ang binili natin. So, ayun nga, makikita nyo, may part din na manipis, tapos ditong banda yung mataas or yung makapal. So, pag i-install na natin yan, hindi yan basta-basta, guys. So, ito yung nasa taas dapat, yung manipis. Tapos yung makapal, yung nasa baba. So, para install, ganun lang din kung paano natin tinanggal. Again, hindi na natin kailangan to. Papakita ko sa inyo kung bakit. Mas malaki siya kaysa doon sa tray. So, may ipit lang siya kapag nilagay natin siya. At saka baka maapektuhan lang rin yung sound nito kapag nilagyan pa natin ng foam na ganito. Kasi nung binili naman to, or nung nireview namin, wala namang kasamang ganito yun eh. Ito na mismo yun. Yung mismong driver cover niya. Alright, so para naman dito, since tanggalin natin, tanggalin na natin parehas. Again, para tanggalin siya, dahan-dahan lang. Pwede nyo siyang itanggal sa baba or sa taas, pero kayo bahala. Depende kung saan na lang mag-snap. So, ayan. Tanggalin natin siya. So, ito na yung luma. Ito na yung dalawang bago. So, again, double check nyo kung saan yung manipis na part. Ayan yung manipis na part. Ito yung makapal.
manipis, makapal. So yung manipis dapat nasa taas. Ayan. Tapos isasakto nyo lang siya sa mismong headphones nyo. Tapos push nyo lang siya pababa. Makita nyo, hindi na siya natatanggal. At, ayan. Mukha na siyang bago ulit. Grabe. Tignan nyo yung difference nito. So, mukha na siyang bago kaagad. Hindi naman ito makikita. So, no problem doon. Pero ayun nga, pudpud na rin siya. Tapos yun rin yung gagawin natin sa kabila. So, manipis. Manipis, makapal. Hanggang mag-snap siya yung parang yung tray niya dun sa mismong headset. So, ayan na. Napalitan na natin yung cover ng ating Game Zero Sennheiser. Mukha na siyang bago ulit. So, pwede nyo na siyang gamitin ulit. So, ayan nga. Kung bibili kayo ng original, around 2,000 pesos lang siya doon sa website ni Epos. Nasa website na ni Epos yung mga accessory. Tsaka kung gusto nyo bumili ng Sennheiser products. Oh, yun. 2,000 pesos. Pero kung gusto nyo ng Shopee version, which is itong in-install ko, meron yung link sa video description para mabili nyo. Alright? So, yun guys. Isa pa palang gusto kong sabihin. Kapag degraded na yung foam nyo or yung earpads nyo ng ganito, maapektuhan rin yung sound quality ng inyong headphones. So, merong natural noise cancellation kasi or noise isolation na nangyayari kapag kompleto yung inyong earpads. So, nung sinuot ko to, parang bago rin yung experience ko doon sa headphones na to. Parang nagsuot ako ng bagong Game Zero. So, ayan lang guys. Wag nyo nang patagalin yung mga ganitong klaseng foam. Pinatagal ko kasi naghahanap lang talaga ako ng replacement nito. Pero yun nga, nakahanap na ako, nakabili na ako, pinalitan ko na. Kasi inyo guys, kung medyo ganito na rin yung itsura or kahit hindi pa malala, palitan nyo na. As long as makita nyo lang yung leather na babakbak, is palitan nyo na yung earpads nyo. Ayan nga, nakaka-apekto siya sa sounds na naririnig nyo dito sa earphones nyo. Kasi ito, nung trinay ko, mas kapit siya sa tenga ko. Kasi saradong-sarado. Unlike nito, makabukas na. Alright guys, quick video. That's it for today. Abangan nyo yung mga ibang videos natin. Marami akong ilalabas soon. So that's it for replacing my Sennheiser Game Zero earpads. Alright guys, thank you for watching.